Yun guys, good evening. So, talakayin natin ngayon ang rules of engagement. So, maximum tolerance. So, yun guys. So, ano ang mangyayari at saan ina-apply yung rules of engagement or maximum tolerance? For example, sa ikaw ay tao na wala namang kasalanan. Ngayon, ini-invite ka or ina-apprehend ka ng isang pulis. So, ayaw mo ngayong sumama. So, is kung sasama ka, nadaling ka sa presinto, tapos iimbitahan ka. After nun, kung lalabas doon na may kasalanan ka, i-detain ka or ikulong ka or i-inquest ka. Kung lalabas doon na wala kang kasalanan, maaaring palalabasin ka siyempre within certain time. Siguro maximum yan is 12 hours. Maximum na yon. So as possible, kung magagaan lang allegation sa'yo, within 1 hour, palalabasin ka niyan. So, balik tayo doon sa rules of engagement or maximum tolerance. What if kung ayaw mo talagang sumama? Ano ang principle? Example, ina-apprehend ka ngayon, ini-invite ka para sa presinto. Tatanungin ka lang sana. Pero ayaw mong sumama ngayon sa presinto. So, anong mangyayari? So, ang rules doon is since na ayaw mong sumama, so, maaaring bumigat ang scenario. Maaaring masaktan ka o maaaring kasi kung siyempre pag nasaktan ka, mananakit ka din. So, doon papasok yung tinatawag na maximum tolerance o para ma-neutralize ka, para ma-overcome ka ng arresting officer, maaaring masaktan ka o hanggang sa madisgrasya ka, mapatay ka. Kasi yan, lalabas doon na resistant, nagre-resist ka. Sabihin natin, lumalaban ka. So, pwedeng accidentally during arrest, during apprehension, na which is kung sumama ka, okay na. Maaaring masaktan ka o maaaring kapahamak mo. So, that is the tinatawag na implication ng gagawin mo. Siyempre, kailangan ka nilang i-overcome eh. So, gagamit sila ng necessary force lamang dapat. Pero minsan, paano kung mapasubra? Diba? So, pag napasubra, ayan na yung, dyan na yung gagawa sila ng scenario na itatama yung mali nila. So, andyan na yun na may dala silang paltik, ilalagay sa kaliwa mo o sa kanan mo, yung pala kalawiti ka. Kasi pala ang lalabas doon na nanlaban ka ngayon. So, possible scenario lang to na pwedeng mangyari. Which is na kung sumama ka sanang mahinahon, bukod sa mai-establish sana yung wala kang kinalaman sa sinasabi nila, or kahit diretsuhin ka nilang i-apprehend, ay pagtatanggol mo sarili mo, buhay ka, hindi ka nasaktan. So pwede kang kumuha ng sarili mong abogado para ipagtanggol yung sarili mo. So, yun po ang tinatawag na pag nag-resist ka, applyan ka ng rules of engagement, maximum tolerance, kung ano pang tawag nila dyan. Ganun po ang posibleng mangyari. Iba po kasi yung minsan may scenario na talagang brutal ka. Kilala ka talagang kriminal. Tapos hinahanapan ka nila ngayon ng butas. At the same na yung time na pag-apprehend sa'yo ay wala. For example, isa kang pusher. So, naka-alert ka sa kanila, no?
So na-timing ang kanila ngayon na mayroon silang pagkakataong hulihin. Kaya lang that time na hinuli ka ngayon ay wala kang dala. So sumatik 'yon. Gagawa sila ng paraan para magkaroon ka. Is a matter of sigurista. So identified ka naman talaga na addict, identified ka na criminal. So wala nang question doon. So kaya yung iba, yung mga pusher, bakit daw sila hinuli? Eh wala naman silang dala. Eh panalo yung pulis doon. Siyempre kung wala ka namang witness, na wala ka talagang dala, eh yung pulis mayroong witness, mayroong nakuha. Oh, di ba? Ay yung iba pa nang laban, nilagyan ng paltik sa kanan. Sana lagi kanan yung suspect, no? Pag nagkalawite, medyo siyempre lumipat, siyempre. Bakit hindi ba pwedeng bumaril yung kaliwa? Kung kanan ka, hindi ba pwedeng bumaril yung kaliwa? Pwede naman. So, ano pa rin? Sentro pa rin sa ano. Kuha pa rin doon sa nanlaban. Diba? So, kaya kayong mga adik, huwag na kayong sumubok. So, kung talagang nag-pusher kayo, adik kayo, sa panahon ngayon, kung ako sa inyo, magbago na kayo. Or kaya, huwag na huwag kang lalabas talaga sa lungga mo. May dala ka man o wala, huwag kang lalabas. Kapag under surveillance ka, talo ka talaga, adik. Pusher. Kaya magbago na kayo. So, yorol, pumunta kayo ng malayong lugar doon sa probinsya na hindi uso yung huhuli man tutukhang. Diba? So, yan po ang tips ko kung talagang wala naman kayong kinalaman. Simple lang, huwag kayong matakot. Eh, tatanungin lang naman kayo niyan. Kung di nalaman ka sa presinto, example, may nakitang patayan doon. Ikaw yung suspect? May kinalaman ka ba doon sa patayan? So, kung wala naman silang nakikitang ebidensya laban sa iyo, malinis naman yung konsensya mo, eh palalabasin ka naman nila yan. Hindi ka nila i-detain. Kasi bawal naman mag-detain na walang ebidensya. So, yan po ang ating maximum tolerance. Ayun. Sana po ay naintindihan nyo ang aking paliwanag. Yan po, wala po akong kudigo. Wala po akong ano man. Yan po ay personal nating experience. Yan na po ang ating idea. So, kung meron kayong suggestion na topic regarding sa criminal law, pwede po kayong mag-comment at pag-uusapan natin. Tatalakayin natin yan. So, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, kailangan ko ay inyong suporta. I-subscribe na and i-click ang notification bell. And then, muli, my name is Police Yaku, ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Thank you for watching.